What's up mga lads na welcome back sa ating channel. Walang iba kundi dito sa Mr. Gaming, kung saan mga ngalikot, mga ngalga at mga ngapatayan, mga free to play at play to earn a game. So palik na nga tayo dito sa Mirror 4. Pero syempre bago tayo magsimula ay huwag nyo kalimutan pindutin yung pulang button sa baba yung subscription button. At syempre pindutin nyo na rin yung notification bell para di nyo mamiss kung saan games pa tayo magagala. So balik na nga tayo dito sa update ng Mirror 4, which is magkakaroon ng maintenance ngayong araw at merong bagong patch. So may mga papasok na bago. So nakalagay naman dyan na alas 7:30 ng umaga. Ay hindi, alas 7 ng umaga is mag-start. Tapos alas 10:30 ng umaga matatapos yung maintenance. So ano ba yung mga in-game update? So ito na. Yung mga in-game update is unang-una yung skill balance for all class. No? Magkakaroon ng patch sa mga skills para ma-balance. Kumbaga mapantay ba yung pagiging competitiveness ng bawat class na so competitive ng bawat class. So ibig sabihin merong mga class kasi na nasa ibaba ngayon compare, at merong mga class naman na nasa medyo malayo yung agwat nila kumbaga sa PVP, no? Tapos pangalawa is merong bagong event, which is yung 14 days lag in Yeon o Yeon Secret Tomb. Tapos yung isa pa is yung 7 hunting hour 7 days check in event, which is papakinabangan na naman ng ating mga alt. So syempre meron din yung bagong portal, which is Magic Square tsaka Secret Peak 10F. So yon, meron ng bagong floor na naman na pagpipiso hanggang ng mga mahilig magpiso. Kasi hindi ko lang ang sure, no, kung yung dito pagkadating dito sa Magic Square 10F is magiging level based na siya. Pag naging level based na siya, kawawa na yung hindi na siya ma-exploit ng mga low level na matataas yung PS para mag-gather kumbaga. So yun, no, pero pag PS based pa rin siya, may mga chance pa rin na makapasok pa rin diyan kasi yung mga low level ngayon, kasi yun yung meta ngayon, low level high PS, yun ang bagong meta ngayon. So syempre meron din bagong boss raid, which is itong Frothing Sagittarion. So malamang sa malamang yung Sagittarion King ang itsura nito, which is yung boss sa Sagittarion Temple. Tapos meron ding yung bagong spirit, si Jade Butterfly Visana, no, bagong ano yan, bagong spirit. Tapos meron ding new transform battlefield sports team weapon. So ito yung mga ano, nandito yan sa ano, sa Korean version. So ang wala lang dito sa Korea is itong Jade Butterfly Visana. So tingnan natin kung meron sa patch note, no, ng kung papakita yan sa mga patch note, kasi itong Yeon is pinakita naman. Okay, wala. So okay, so ito yung patch note. Ayan. Ito pala eh. Ay, hindi. Ano lang ba ito? Hindi. May, ano ito eh. Yung summon event ito eh. No, wala ito. Hindi pa ito. Hindi. Hindi yan. Yan yung nakaraang, ano, nakaraang patch note, September 5. So, itong 19. So, close ko na muna ito. Siyempre, para makita natin yung kasunod, which is itong si Yeon. Ito. So, ito yung, ano, yung event na 14 days log in. So, ayan. So, ito yung bigay. Epic Herb Box. Epic. Uy! Eternal Cold Steel. Ito kailangan ko ito. Itong mga to. Yung Cold Steel kasi nakapag-craft na tayo, 'di ba? So swerte, may another 3. So ito, Epic Azurium. So maganda 'yan. Epic Eternal Steel. Okay din 'yan. Epic Noirasol. So Epic Dragon Enhancement Artifact. Epic Artifact, Epic Dragon Artifact Enhancement Stone, 10 piso. So walang ito, oh. 10 piraso itong medyo hindi effective. So wala tayong pakialam dyan. So Legendary Blue Statue, okay lang rin yan. Epic Inner Force Enhancement, so okay rin yan. Eternal Cold Steel, Cold Jade, Eternal Cold Jade. So Spanax, Epic Moonlight Stone, 10. So ito yung mga mapapakinabangan ng ating alt. Ito, ito, tsaka ito, itong tatlo. So Epic Moonlight Stone, kasi yung pang-ups, ano yan eh, pang atag dito. Basta yun. Tama ba yan ba yun? Tingnan nga natin dito sa ating Moonlight Stone para ma-confirm natin, kasi iniisip ko ito. Ha? Moonlight Magic Stone? Ano ba yung Moonlight Stone? Basta yan, may 10 epic material, ano, epic Moonlight Stone. Okay. So ano nyo na lang, sabihin nyo na sa akin kung ano yan. Pero ito, ito yung mga laman ng box. So meron tayong 3 piraso. So ibig sabihin 30 nito, 15 nito at 15 nito. So ibig sabihin may 3 chance ka na mag-legend sa iyong alt. So goldings, no? Pati to goldings din to. Uy, may rare mineral fluid. So ibig sabihin nilang to, 15, tigpe 15 nito. So ayos, yun lang naman yung 14 days log in. So pagdating dito sa
So, yung 7 days login. So, ayan lang naman yung reward. Legendary Heavy Attack, Magic Square Ticket, another Legendary Adamant, yung sa Depth, tapos Legendary SP Ticket, Legendary Accuracy, tapos Raid Box, tapos Legendary Hunting. So, ito yung XP. Okay. Tapos, meron siyang ano, ito yung Raid Ticket. Ito yung laman nito. So, Boss Raid Ticket, tsaka Raid Ticket na 5-2. No, so yung sa ano naman sa Mirror naman na ng Korea yung sinasabi nila. So ito yung mga possible na ano, possible na skill balance, no. So ayan, kung makikita niyo diyan yung mga skill balance. So ngayon, added Cholsan High School cooldown reset. Ano ba to? Iron Cage. So meron ng blind effect. Na probability. Ah, hindi, reset. So magkakaroon na ng reset. So ayan. Pag tier 10, 30%. Pag tier 12 is 50% yung recent, reset nito. Tapos, yung magkakaroon ng silence resistance, probability reduction. So, ibig sabihin, may masasilence yung kalaban. So, yan. Debuff. So, kasi nakalagay dyan. Minus 10, minus 20. Kasi kung buff yan, plus yan. So, tapos merong health recovery when cast. So ibig sabihin yung HP, hindi ko alam to kung anong health recovery ang tinutukoy nito, kung buff ba to o instantaneous. So kaya kung instantaneous yan, so may 10% na heal tapos 20% na heal. Pero kung hindi yan instantaneous, ibig sabihin yan yung mga recovery na marireceive mo is mag-i-increase ng 10%. Pero tingin ko heal to. Grabe, so dalawa na yung heal ng ano, ng ano, ipag nagkataon ng warrior. Pero tier 10 naman kasi siya, no. Sa tier 10 lang siya magkakaroon ng heal, if ever. Pati tong ano, magkakaroon din ng reset. So ngayon naman itong Thunderstorm Strong Force. So magkakaroon ngayon ng cooldown reset kapag nagkaroon ng strong strike. Hindi ko sure kung bash ba to or crit, no. So kasi strong strike lang yan sinabi. So magkakaroon ng cooldown ng 5% kapag tier 8, 10% kapag tier 10, tapos 20 kapag tier 12. So ibig sabihin medyo ano na to, masakit na kasi dahil may chance na nga na mag-reset. So pero napakaliit pa rin yan ng 5%. Pero okay na yan, at least may chance na mag-double cast yung inyong Thunderstorm. O kung ano man yung title niyan, tama ba? Thunderstorm ba title niyan? Skill niyan. Ayan, Thunderstorm nga. So, yun. Tapos, yung ulti is energy recover upon hit. First hit. So, merong 2% chance. So, yung recovery niyan, ibig sabihin yung ulti. No, yung energy. So, ibig sabihin, ito, yung puti dito. Yung energy. Kasi, imposible naman, napaka ano naman nun, kung mana lang ang i-recover niya. So, yan yan. So, para baka vitality yung tinutukoy dyan na 2%. So, yun. Tapos, syempre, sa Taoist, Dosa, which is weakening silence resistance production. Itong, ang tawag dito? Yung sumasabog, blasting charm. So, from 15 to 20, 30 to 40, 30 to 50. So, napakalaki yan. Magkakaroon ng ano, weakening, tsaka, ibig sabihin, ano to? Itong silence resistance, tsaka itong, ano ba to? Devsack? No? Debredak siguro to. So magkakaroon ito yung ito yung kanyang increase. Tapos yung ulti is magiging from 220 tapos to 370 based on star. So ibig sabihin madadagdagan na 150 yung damage na sa physical power ng kanyang ulti, no, sa based on star 1 ito eh. Ibig sabihin madadagdagan na 120 lahat overall. So, hindi natin sure. So, ito is resistance on knockdown. So, magkakaroon ng resistance of knockdown to. Ano to? Yung sipa to, di ba? Yan. Tapos, 20%, 30, 40. So, yan yung ano. Tapos, magkakaroon ng isa na tagdon, stun resistance probability when knockdown effect. So, ibig sabihin, ito ba yung, hindi ito, ito yung ano, hindi ito yung kakalambitin eh. Ito ba yun? Ito ata yung kakalambitin yung pinakadulo. Hindi ko lang sure ha, kasi hindi ako nag-lancer. So, ayan, meron siyang ano, stun resist kapag na-KD mo yung kalaban using yung skill na to. So, ayan yung kanyang increase. Tapos, chill. Ito yung ata yung may frost.
Target when knocked down. So, anto effect added. Gives chill to target when knocked down after being hit. So, ito yung spear. Yung binabatong spear. So, magkakaroon ng chill pag tinamaan. So, pero tier 10 to tier 12 lang siya. Tapos, syempre, itong absorption. So, increase magical power. Consumption of hit character effect. So, anto. Tataas yung damage niya. No? For 10 seconds. 50, 100, and 150. Sa tier, no? Tapos yung ulti. Ano, Pakunil Island. Basta kung ano man yan, yung ulti. Increase invisible immediately after casting. From 2 seconds, magiging 3 seconds na yung kanyang ulti. Tapos, reduction of critical ability. So, crit reduct, minus 200. So, minus sa crit. No, tapos, pinalaki yung attack range. Pinahaba siguro to. Or pinahaba or pinawiden. So, depende na lang yan kung anong tinutukol nila dyan. Pero attack range kasi ibig sabihin pinalayo yung damage. So, ngayon, ito magkakaroon ng increase on weakening resistance probability when knocked down. Ano to? Increase resistance probability when knocked down. Hindi ko lang sure kung sa own weakening resistance. So, ibig sabihin yung debuff, no? Kapag na-knockdown ka. So, ibig sabihin, KD resist. So, KD resist. Probability when knockdown. Added effect. So, hindi ko rin mag-gets, no? Sa conversion, sa ano, trans, conversion siguro from English to Korea. Kaya medyo ganyan na, ano. Tapos, ito, increase reset evasion cooldown with certain probability. So, yung dodge is meron ng 10% at 20%. So, ibig sabihin, pag ulti mo nito, para ka na rin poy-poy. So, may chance na mag-cooldown, mag-ano yung reset yung... Although, sa poy-poy kasi 100% yun eh. May chance na mag-ano. So, ito yung ano, ito yung sa matindi. Ang dami yun, ang daming increase sa darkish. No, sa darkish. So, ito, 250, nadagdagan ng 20%, nadagdagan ng 20% din, nadagdagan din ng 20%, another 30% sa bloodlight, chain of blood, so 30% sa Aldrich Claw, 30% sa tama Aldrich Claw, 30% sa hindi annihilation, tama 30% sa annihilation, sa Craveling, summoning Craveling is nadagdagan din ng 30%, may effect na magic consumption per hit. Ibig sabihin, tumataas yung damage or nagkakaroon siya ng buff. The hit target. Increase magic consumption. O yung pots na gagamitin ng kalaban. So, hindi natin sure. Kasi, increase magic consumption of the hitted target. So, pag nag-bash, madidebuff yung kalaban mo na malaki yung mana na gagamitin niya sa skills niya. So, possible na ganun. So, ito namang Crimson Blood Explosion. Tumaas ng 20%, tapos merong silence resistance probability reduction, so minus sa silence resistance ng kalaban. Itong backflow, so nagkaroon ng removal ng magic, so MP ng kalaban. Ito yung ang laki nung 42%, kalahati ng mana mo kagad yung ubos. So yan, so effect is 30% pag tier backflow effect. Yan, so yung when recovery at agad. When you receive recovery health effect of specified skill, you take damage proportional to your current health. So, hindi ko sure kung anong tinutukoy dyan. So, blood backflow. So, another effect siguro to. No, may lifesteal siguro to. Tapos, ito yung ano. No, hindi pa natin sure yan. Makikita natin yan mamaya. Kung ganyan din yung susundin nila. Tapos, added energy when transformed. So, ibig sabihin, itong energy, hindi ko talaga ito mag-gets kung mana ba to or yung vitality. Pero kung mana yung tinutukoy niyan. So, same din dun sa Sork yan, no, na mana din yung kanilang kukunin. So, pero, ang tingin ko talaga dito, ano to, vitality to. No? Tapos, meron pang isa yung sa ilalabas ni Mirror 4 ngayon. Yung costume na bago. Diyan, ito ata yun. So yun nga guys, no, syempre bago tayo matapos, no, shoutout muna tayo. Shoutout sa Asia072 kay Baby Joms na nag-PM pa sa atin sa Domi na pa. Shoutout, so shoutout sa iyo Lodi. At syempre, shoutout din kay AFK Girl ng Asia 051, no, na sabi, oy,
Kratz Mister sa YT channel mo. Subscriber po ako. Subscriber ako. So, pa-shout. Shout out. Basta pa-shout out. O, shout out ako. So, yun. AFK Girl at saka Baby Jom. So, shout out sa inyong dalawa. Thank you. No? So, balik na tayo sa video. So, titingnan natin. No? Meron siyang costume dito. Ito. Ito yung mga costume na bagong lalabas. So, sporty kasi sinabi. So, baseball bat, tennis racket, kendo stick, hockey stick, megaphone. Sporty ba to? Megaphone. No, tapos, anto. Dapat ginawa na lang nilang volleyball to eh. Tapos ito, parang yung sa arba lang yung may mali. Pagkakasabi kasi, ano eh. Sporty. Pero, yan yung gusto nilang ipakita. So, hayaan natin sila. Wala tayong, ano dyan. Tapos, yung huling-huling sa spirit, may possible liti na yung spirit na ilalabas nila is ito. Legend nito. Ito yung sinabi. Yung butterfly something. Kasi naglabas na sila ng butterfly eh, si Pepo. Ayan, naglabas na sila nito. Ito na yung butterfly. King Fairy kasi ito eh. Katulad din yung ano, sa yung legend na isa. Ito. Diba? Dreamy butterfly. So, parehas tong dalawang to. So, ang possible is ito. Pero kung hindi man yan, eh baka gumawa rin sila ng bagong itsura nito. So, hindi pa natin sure yan. No? So, titingnan na lang natin yan mamaya sa Mir 4. Pero since yun lang naman yung update, wala namang bago. So, yun lang. Yung kay, ano lang, yung event lang, yung kay Yewon. Siyempre, tapos malaking bagay din yung mangyayaring revamp sa mga skills. Malaking bagay din yun. Kasi sinabi naman dyan, ito. Ayan, yung boss raid, syempre, wala pa tayo dyan. Tabi muna tayo. Pero so far, medyo wala namang kuya friendly. No? So, parang lahat naman may kinabang dito sa ano na to. So, medyo balance siya ngayon. Hindi siya more on focus sa mga gumagasto. So, may rebat pa rin yung mga free-to-play dito dahil dito sa dalawang to. Yes, mayroon na naman tayong source ng kitaan. No? So, yun nga guys, no? Hanggang dito na lang muna tayo. Siyempre, maraming salamat sa mga nanatilit na nood. No? Hit like and subscribe kung nagustuhan yung video. Siyempre, pwede nyo i-share. At pwede kayo mag-comment sa comment section sa baba. Siyempre, babasahin ko yan. So, yun nga guys, lagi nyo tatandaan. Keep grinding and keep earning. Mister here. Peace out, guys.